Magandang araw! Gusto niyo ba ng latest update ngayon sa U18, PVL, VNL, FIVB at volleyball related sa ating bansa ngayong June 23 hanggang June 24, 2024? Kaya naman syempre narito po ang ating inimbak o listahan ng ating pag-uusapan o topic for today. At syempre hindi niyo dapat ito palampasin. PVL, U18, VNL, FIVB updates ngayong June 23 hanggang June 24, 2024. Latest, sikat daw na team hindi makapaglalaro next conference sa PVL. Kremlin Coastmasters, tinutukoy nila. Legit sources ating ipakita. Marin Gemma Galanza may binulgar at sinabi kay Coach De Brito ating alamin sa kanyang interview. At Creamline, possible first 7 ngayong paparating na PBL Reinforced Conference ating ipakilala. PLDT players ikinasal pero puro Creamline players ang bisita. Sino ito? Alas Pilipinas, nakapagpapicture sa VNL players. Grabe, social at talaga namang private sila. Alas Pilipinas, pumayag na pumirma sa 100 fan signs. Grabe ang suporta ng mga Pilipino sa kanila. Valdez, sinisi ng ibang bashers sa hindi paglaro ni Ran at pag-uwi na sa Japan nito dahil sa injury. Bakit kaya? Kat Tolentino, nasa training na. Makapaglalaro na kaya siya sa Chocomucho? At other PVL, VNL, U18, FIBB volleyball updates. Lahat po ng ating ibibigay kaya bago ang lahat guys. Ay nakikiusap po ako. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bonggong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Dahil pag umabot tayo ng 100,000 subscribers ay mamimigay tayo ng GCash sa aking mga solid supporters. Maraming salamat. Latest ka at trending at pinag-uusapan sa social media especially ng mga bashers. Alay sa Valdez daw dahilan kung bakit talagang nagka-leche-leche or minalas daw si Ran. Ayon nga sa ibang bashers sa social media ay talaga namang simula ng pig-follow nga nitong si Ran, itong si Alyssa Valdez sa kanyang Instagram ay talaga daw minalas daw itong si Ran. Alam naman nating lahat na gagawin lahat ng bashers para lamang masabing ganito ang nangyari. Ngunit alam naman nating lahat na talaga namang hindi naman ito sinasadya na magkaroon ng knee injury itong si Ran sa laro nila dito sa Pilipinas sa VNL. Dahil nga dito ay talagang umalis na ng Manila o Pilipinas itong si Ran at bumalik na nga sa Japan upang magpahinga dahil sa kanyang injury na natamo. Dahil nga dito ay kinalungkot ng fans, especially maraming fan nga dito sa Pilipinas ang Japan national team. Kaya naman syempre, hindi maiiwasang pag-usapan talaga ang mga nangyaring ito. At alam naman natin na wala namang kasalanan dito si Penom Alyssa Valdez. Kaya syempre, get well soon na lamang sa iyo, Ran. At aantayin ka sa iyong pagbabalik, especially ng iyong mga fans. Samantalang kinasal na nga ang isa sa mga sikat na players o setter ng PLDT na si Rhea Di Maculangan, kung saan kitang-kita nga natin na halos Kremlin players ang talaga namang bisita nito. Kagaya na lamang ni Penom Alyssa Valdez, Panaga, Bernadette Pons at iba pa. Kaya naman syempre, masasabi natin na special day ito para kay Rhea, kaya congratulations. At syempre nandyan din ang suporta nitong si Budin na talaga namang libero nila. At nandyan na rin ang presence nitong si Cici Rondina na isa sa mga close din nila. Kaya naman congratulations. Samandalang trending din ang post nga ng isa sa mga legit sources pagdating nga sa volleyball na si Mother Lilio na talaga namang bumoka ito ng gay lingwa. At naglabasan nga ang rumor na mukhang sikat daw na team ang talaga namang nanganganib ng buwag o hindi makapaglaro yung next conference sa PBL o sa Reinforced Conference. Ngunit kagaya ng sabi niya ay hindi pa naman ito confirm at talaga namang posible lang daw na mangyari ito. Anong team kaya ito? At dahil sa post na ito ay nagkalat na sa social media na Kremlin Coastmasters daw ito, isa sa sikat na team sa PBL. Ano kaya ang reason ng talagang team na ito kung bakit posible silang mabuwag at talaga namang nanganib na hindi makapaglaro next conference? Kaya guys, sa tingin ninyo, anong team kaya ang tinutukoy ni Mother Lilio? I-comment nyo na yan. Latest din, possible maging first 7 sa Kremlin Coastmasters ngayong paparating na conference ating ibigay. Ito lamang ay prediction ko para sa aking channel. Sa tingin ko ay gagamitin first open spiker si Alyssa Valdez o di naman kaya itong kanilang import na si Stunt
Everton. At second best open spiker naman si Bernadette Pons. At pwede mag-opposite ang isa sa kanila. Basta Alyssa Valdez, Stonton ang kanilang import at si Bernadette Pons. Sa middle blocker naman ay parang si Panaga pa rin. At ito ngang si Bea De Leon. At ang kanilang setter naman ay walang iba kundi ito ngang si Kyle Negrito pa rin. At sa libero naman ay walang iba kundi ang palitan ni Kayla Atienza. At ito ngang si Dintin Lazar Revilla. Ngunit alam naman natin na talagang marami pang bala ang CCS dahil nandyan pa ito si Michelle Gumabaw at si Vargas. Talaga namang pamatay din ang mga palo nito at marami ang maiaambag sa Team Creamline kaya good luck na lamang. Dahil sa pagkawala nga ni Tots Carlos at Gemma Galanza dahil sa Alas Pilipinas ay sila ang possible na maging first 7. Sa tingin niyo guys, para sa inyo, sino-sino ang first 7 sa CCS? I-comment nyo na. Maring Gemma Galanza may sinabi sa kanyang statement at sa interview. Sobrang excited na raw siya na bumalik bilang player ng national team sa ating bansa at maranasan ulit ito. At isa na naman ito sa mga challenge para sa kanya na talaga namang kailangan niyang maitawid. At para sa kanya din ay kailangan niyang mag-adjust sa sistema nga ni Coach George De Brito. Dahil alam naman natin na iba ang talagang pagko-coach ni Coach Meneses at Coach De Brito. Kaya syempre kailangan niya mag-adjust at matutunan ang iba pang maituturo ni Coach De Brito para sa team ng Alas Pilipinas. Kaya good luck na lamang sa iyo, Gemma Galanza. Samantalang Kat Tolentino para makapaglalaro na ngayong paparating na PBL Reinforced Conference dahil palagi daw itong nasa training na. Naglabas na nga ng statement ang coach ni Dante Alinsunurin about nga sa kalagay ni Desiree Cheng at Kat Tolentino na hindi pa talaga totally magaling ang dalawang players na ito. At talaga namang medyo magaling na din itong si Kat kumpara nga kay Desiree Cheng. Ito nga ay base sa percent na binigay na ni coach Dante Alinsunurin. Kaya naman kailangan nilang mag-recruit at talagang malaki ang rumor na si Dindin ang kunin ng Chocomucho bilang kapalit nitong si Cici Rondina at ibang mga players na talagang injured pa hanggang sa ngayon. Kaya good luck na lamang sa iyo Kat Tolentino at sa iyong team. At latest din, pinagbigyan nga ng Alas Pilipinas players ang 100 of this sign galing nga sa fans o Pilipinong sumusuporta sa kanila o sa Alas Pilipinas. Kaya naman dahil sa pagmamahal ng mga Pilipino ay talaga namang pinagbigyan nila ang hiling ng fans. Kaya congrats! Samantalang Alas Pilipinas men's and women's pinagbigyan at talagang priority na makapagpa-pictures nga sa mga VNL players. Halos lahat nga sila ay talagang nakapagpa-pictures sa mga sikat na players especially sa USA volleyball team. At talaga naman hindi na ito pinalampas nitong si Gia Moradi Guzman na makapagpa-pictures sa kanila. Kaya nalang congratulations sa kanila. Samantalang ilabas natin ang mga possible na talaga maging import sa PBL Reinforced Conference. Alam naman natin lahat na talaga namang confirm na ang ibang players, especially nga itong ngang si Kat Bell ng Charity Go, Stanton, Erica ng Creamline Cool Smashers at Samuelenko ng PLDT. At ang ibang import naman ay talagang confirmation na lamang ang inaante nila galing nga sa mga players at management. Kaya guys, excited na ba kayo sa July sa pag-uumpisa ng PBL Reinforced Conference? Para sa inyo, anong team kaya o talagang import ang pinakamalakas? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.